Pinatitigil na ng Kingdom of Jesus Christ ang paghuhukay at pagbubutas umano ng Philippine National Police sa kanilang compound sa Davao City. Sa sulat ng legal counsel ng KOJC sa PNP, inihayag nilang nakababahala na ang mga aktibidad ng pulisya sa basement ng isang gusali roon at sa iba pang bahagi ng compound. Labag daw sa batas ang pagharang sa kanilang makapasok at ang ginagawa umanong pagbubutas ng pulisya. Posibiro itong makaapekto sa tibay ng mga gusali. Iniimbestigahan na naman ng Commission on Human Rights ng Region 11. Wala pang sagot ang PNP pero nauna na nilang sinabing magpapatuloy pa rin sila sa paghahanap kay Pastor Apollo Quibuloy na nahaharap sa iba't ibang kaso tulad ng child and sexual abuse at qualified human trafficking. Dati na niya itong itinanggi. Si Vice President Sara Duterte naman naniniwalang wala na sa Davao City si Quibuloy. Sixth place si Pinoy Paralympian swimmer Ernie Gawilan sa 2024 Paris Paralympics. Sa finals ng men's 400-meter freestyle, S7, nagtapos si Ernie sa loob ng 5 minutes and 3.18 seconds. Panalo sa kompetisyon ang para-swimmer ng Italy. Bago yan, nauna nang lumaban si Ernie sa SM7 men's 200-meter individual medley heats noong Sabado, kung saan bigo siya mag-advance matapos mag-last place sa oras na 2 minutes and 56.39 seconds. Natapos na rin ang 2024 Paralympic journey ni para Taekwondo Jean Alain Ganapin. Lumaban siya sa men's K44 80kg division kung saan tinalo siya ng pambato ng Azerbaijan sa round of 16. Eliminated na rin sa Paris Paralympics si para archer Agustina Bantilok na lumaban sa women's individual compound open event. Kita sa CCTV ang dalawang lalaking niyan na naglalakad sa gilid sa Antipolo Rizal. Tumigil sila saglit at tiningnan ang isang tindahan. Ang pakay nila, magnakaw. Hindi na nahagip sa video pero nabiktima nila ang sumunod na tindahan. Nagpanggap daw ang dalawa na bibili ng itlog at saka ninakaw ang kita ng tindahan na abot sa 20,000 piso. Arestado ang isa sa dalawang suspect habang pinaghahanap naman ang kasama niya. Inihahanda na ang reklamong isasampa sa naarestong suspect. Giit niya na damay lang siya sa krimen. Walo ang patay sa Rizal, bunsod po ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Sa panayam ng unang balita sa Office of Civil Defense, karamihan daw sa kanila ay mga taga-Antipolo. Sabi naman ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito na ang naitala nilang patay. Tatlo ay natabunan ng gumuhong lupa sa sitio Hinapaw. May tatlo ring nalunod sa iba't ibang bahagi ng lungsod. At may isa ring nasawi matapos na ngayin ng baha ang kanilang bahay. Ang apat na kaanak niyang kasama sa bahay patuloy pang hinahanap. Sa Morong Rizal, may isa ring nawawala. Nalubog din po sa baha ang iba pang lugar sa Rizal gaya ng Kainta at Panay. Ngayong may baha na naman sa ilang lugar, nagpaalala po ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa leptospirosis. Marinig po ang tubig baha kaya hanggat maaari, iwasan po sana ang paglusong. Sabi ng DOH, anuman ang dahilan, may sugat man o wala, basta napalusong, hugasan agad ang katawan ng tubig at sabon. Kumonsulta rin po sa doktor o health center sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Ang mga gamot na prophylaxis at doxycycline, naka-price freeze pa rin po hanggang September 23. As of August 17, 2024, mahigit 3,000 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa. Kaugnay naman po sa epekto ng Bagyong Enteng sa Naga, Camarines Sur, kausapin po natin si Naga City Mayor Nelson Legacion. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Mayor. Magandang umaga po, Ms. Connie, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood ng inyong programa. Magandang umaga po. Oh, gaano po katindi yung effect ng Bagyong Enteng sa inyong pong probinsya para magdeklara ho kayo ng state of calamity? Yung dito po sa Naga, noong lalong-lalo na noong kasagsagan po noong bagyo, ay maraming lugar na dati hindi naman binabaha, pero binaha. I see.
Kaya kumbaga, unusual po yun sa amin. Mm-mm-mm. May mga lugar na sadyang pag malakas yung tubig o kaya pag may bagyo, binabaha. Pero nagulat po kami na maraming mga lugar na dati, yun na nga, hindi naman binabaha, pero ngayon binaha. I see. Okay. At ngayon ay pangatlong araw na, Martes ngayon, pangalawa. Pangalawa, papasok tayo sa pangatlong araw. Pero may mga lugar pa din na baha pa. I at see, yun yung observation natin sa pag-ikot ngayong umaga. Kamusta po yung relief operation efforts po sa mga residenteng apektado pa rin po ng bagya, ng baha dahil po sa bagyong Enteng? Ongoing pa rin po tayo sa relief operations. Pero nagsimula po tayo kahapon pa ng umaga. Agad-agad, pagkatapos po ng bagyo, sinimula natin yung pagbibigay ng ayuda sa mga evacuees. At patuloy po yung ginagawa natin ngayon. Pero isusunod po natin kasi marami pong mga hindi nag-evacuate pero binaha po yung kanilang mga lugar, kanilang mga bahay. Mayroong mga lugar na hanggang dibdib, yung baha, hanggang bewang. Pero ngayon, mayroon pa din hanggang tuhod. So, ibig sabihin talaga masyadong marami, malaki yung volume ng tubig na ibinagsak sa aming lungsod. Okay, sa punto pong ito, may mga kailangang tulong pa ba kayo sa national government? Mga ilan pa hong residente yan ang kailangan pong tulong? Marami po kasi ang bibigyan dapat hindi lang yung nag-evacuate, kundi ganun din yung ibang naapektuhan. Opo. Mas marami po yung naapektuhan na hindi nag-evacuate. Pinili na magstay sa kanilang kanya-kanyang bahay pero binaha po talaga. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras, Naga City Mayor Nelson Legacion. Marami pong salamat. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.